Magandang araw mga ka-teach, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating i-explore ngayon araw nito mga ka-teach. For today's video mga ka-teach ay meron na naman tayong nakitang isang animal symbol sa isang bato. Kung mapapansin nyo dito mga ka-teach ay biniyak lang yung bato na ginawang takip para magkaroon siya ng hugis. Animal symbol. At dito naman banda sa gilid niya mga ka-teach ay meron siyang mga tapyas. Yan mga tapyas sa mga gilid-gilid niya mga ka-teach sa isang bato. Ang gagawin natin ngayon mga ka-teach ay gagamit tayo ng chalk. Guguhit tayo sa mga edge ng engraved sa isang bato. Ayan mga ka-teach, ang edges niya na may slice. Ayan mga ka-teach, ang slice sa isang bato. Ayan, ito yung edges niya mga ka-teach. Ayan, makikita natin ang slice o tapyas sa baba. Yan mga ka-teach. Dito ay may mga parang ngipin no, sa kaniyang bibig ng isang daga. Yan mga ka-teach, yung pinaka-top. Ay, meron din mga tapyas sa pinaka-ibabaw ng ulo ng daga mga ka-teach. Yan, meron din siyang slice na maliit. And dito naman sa pinaka baba mga ka-teach ay meron din itong slice na maliit. Ano? Yan, maliit siya masyado pero isa din itong marker na kailangan din natin ng bigyan ng pansin para ma-confirm natin na ito ay man-made at para sa next animal symbol given sa marker na ito. Ayan mga ka-teach, at dito meron ba siyang isang na edge. Ayan mga ka-teach, yan na yung ginuhitan natin ng chalk para lilitaw yung mga edges niya na gawa ng isang tao. Ayan mga ka-teach, halatang halata na biniyak lang yung bato sa ibabaw at binalik para magkaroon siya ng hugis na daga. Ayan, may mga ngipin pa sa bibig niya. At ito ay may katabi din na isang bato. Hugis daga din na naka-lock. Yan, naka-lock na siya, nakaharang siya sa isang hugis daga din na marker. Bali, dalawa na yung marker na rat dito mga ka-teach. No? Ito ay ginawang harang. Ibig sabihin niya na end of travel lang. Hanggang dito lang yung alignment ng degree sa isang perimeter. Ayan, mayroon tayong nakikitang slice. Ayan. Magandang pagka-slice mga ka-teach. Ginawita natin ng chalk para ilitaw na yung markers niya sa bato na given sa isang hugis rat na bato. So, ayan mga ka-teach. So, ang gagawin natin ay tatanggalin natin to. Yung para makita din natin ng paano nila ginawa. Ayan ang itsura na bato pag tinanggal na yung mga takip nito. So ganyan na ganyan siya mga ka-teach. Ano? At makinis pa rin yung ilalim niya.
Ayan. Ayan, balik na natin mga ka-TH para ating i-confirm ang mga direksyon nito sa compass. Ngayon mga ka-TH ay gagamit po tayo ng compass. At mapapansin nyo mga ka-TH ay mayroon itong apat na direksyon. North, south, east, tsaka west mga ka-TH. At dito tayo mag-o-orient sa pinaka-gitna ng isang marker na batong mga ka-TH. Mga ka-TH, ito yung isang halimbawa ng earthly branches sa isang imperial site. Dito mga ka-TH ay meron tayong 12 na mga earthly branches. Animal symbol na nasa isang site na katulad ng mga nandito sa isang bilog na to. So ang number one mga ka-TH ay rat, pong rat. Number two yung ox, number three yung tiger, four rabbit, and 5 dragon, snake number 6, and horse number 7, goat number 8, 9 monkey, chicken 10, and dog 11, then ang panghuli ay ang pig number 12. So ang given marker dito sa site mga ka-TH ay ang rat lang, ano, ito lang ang rat ang given na nakikita natin dito sa area. So ang rat na ito ay substitute, itong rat na ito ay substitute ng turtle. Pag wala kasi yung turtle, ang rat ang ginagamit nilang marker. So pag meron namang rat at turtle, ang piso ng rat ay nasa kalagitnaan ng pig at saka turtle. Dito. Dito siya nasa nakalagay. Yan. Ngayon, ang posisyon ng rat ay nasa north side. 360 degree. Yan, dito siya nakapwisto sa north. Yan mga ka-TH. So, isa lang ang given na nakalagay dito sa area. So, ang isa pang marker dito ay nasa gitna. Nasa code 5. Ito ay heart. So, yung ito yung binakagitna. So, ito ay align sa north and south direction. So, single alignment siya, mga ka-TH. Yan. Yan yung alignment niya. Ito ay papunta ng south side. Ayan. So, yan lang mga ka-TH at maraming salamat sa panonood. Thank you guys. God bless you all.